pagpalang hapon po sa ating lahat. Ganun ba si Jack? Nandito po tayo ngayon para i-atid po yung pinabibili niya. Punto naman. Yan. Para po samahan niyo po ako. Magandang hapon po sa lahat. Dito po tayo ngayon sa bahay ni Ram. Kalinga po. Para i-atid po yung pinabibili niyang punto naman. Ito po ang punto naman. Para po sa kay Kalinga Jack. Tapya. Sana po suportahan po natin at huwag kalimutan Kuya Bad Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Prab. Siyempre po ang inyong lingkod brother pa. Salamat po sa hindi pag-skip ng ads. Samahan niyo po ako para atin pong kausapin si Kalinga Jack. Bless you, may makapi ako. Kapi po. Kaso yun naman, tingin ako. Habang nag-iintay kay, ano, kay Glam. Kumusta, Jimel? Ayoko. God bless you. Yan, dapat pag mabait ka, siyempre mas masarap may magmahal. Kaya dapat, ayan, si mama mo lagi mong kakausapin, ha? Galit ka pa sa mama mo? Ay, hindi. So, nag-uusap kayo. Very good. Saludo ako sa iyo. Kumusta ka na? Ha? Yan po, nandito po si Jemel at ang kanyang mga kapatid. Kumusta kayo, be? Ano pangalan mo? Ha? Billy Jean. Billy Jean? Billy Jean. Ha? Billy Jean po. Ah, Billy Jean. Mamaya na ha, patahina mo na, eh, ano mo na. Jemel! Sino ang sinong pangalawa? Sinusunod sa iyo? Ano pangalan? Ano po? Manoy. Ito naman. Oo, ayan oh. Kambal po yung dalawang 'yan. Ang kambal ba 'yan? Kalinga pala, alam mo naman pag ikaw nag-request, hindi kita matanggihan. Si Jack ang nag-request ito. Oo nga, ay, alam mo naman basta kaya ko lang bilhin. Bibili tayo. Brother Bass. Ayun. Pero siya. Ha? Yan po, naghatid po tayo ng kali, ng puto na bag dahil gusto pala ni Kalinga Jack. Grabe, yung laki ng bag, siguro laki ng laman ito. Bigay ito ni Mary Jane Palma. Kaya gustong-gusto ko isuot ito. Salamat, Ate Nelia, ha? Sa taas po. Sa taas. Salamat po dito. Yan po yung Kalinga. Ano masasabi? Tikman mo daw at ng... Jack mo naman gusto nito? Jack? Oh, mas maganda yung pagbigyan mo. Jack mo nang kahit. Thank you po. Bili man ito kay Jack. Jack ay gutom na. Ate Nelia! Congrats! Bakit po? Kasi, ayos yung ating interview ba? Maraming natuwa sa'yo. Maraming na-bless. Sana daw, kung paano ka naging ganun, talagang tuloy-tuloy. Sabi ko, okay ang tuloy-tuloy kasi iba kasi ang Kristiyano. So, napakasarap baga na sa kabila ng lahat ay may humahanga. Hindi humahanga dahil magaling ka, kundi humahanga dahil may Diyos na nag-ahari sa puso natin, di ba? Amen. Narinig mo ba yung preaching kahapon? Opo. Andun ka ba? Oo. Kumusta naman? Okay. Ano yung... Hindi ka ba naboring sa turo ko? Hindi po. Ano siya? Nakaka-bless nga eh. Nakaka-bless yung mga ano, mga message. Iba talaga pag ang Diyos ang kumilos eh. Yan po si Ate Nelia. Kung mag-hi ka naman Ate Nelia, paki-bati naman yung mga viewers ah. Oh. Hello po. Kumusta po kayo? Sana... Lalo sa mga OFW kasi dati rin akong OFW. Mag-iingat po kayo palagi. Saan man kayo sa panig ng mundo. Ano may advice mo sa mga OFW yung katulad mo para maging katiwala-tiwala sila doon? Sa anong magandang pinaka-best way na advice mo sa kanila? Na may isi-share mo naman para naman ma-bless naman sila. Ano ang pinakaunang dapat gawin ng isang domestic helper? Yung, ano, dapat yung
mapagkakatiwalaan na pag may nakuha ka na anumang bagay sa mga gamit ng amo, ibabalik, ganun. Hmm. Para ano, kasi yung amo ko po, hanggang ngayon nakakausap ko, pinababalik ako. Ang galing, ano? Katagal-tagal na nun. Ilan taong ka nagtrabaho sa kanya? Tatlo. Pero gusto niya kahit pamasahin niya, ganun? Opo, sila naman talaga ang ano. Kasi pero, yung ipinalit ko doon, kaibigan ko, ay lagi kami nag-video ko. Noong isang araw nga nag-video ko kami, nakausap ko na naman, umalik na daw ako. Kahit yung mga anak ko, sabi niya, balik daw ako doon. Sa puntong yan, okay naman sana mag-abroad, wala mang problema. Kaya lang mas masarap yung nasa Pilipinas ka na. Ang kita sa Pilipinas at doon, ha, hindi man malaki dito, pero kasama mong family mo, mas masarap. Siguro naman dito, hindi ka naman yata nagkukulang kay Rab. Hindi po. Well, para saan pa? Para ano pa't babalik lang OFW, ano? Sabi nga, kung satisfied ka naman dito. Sabi nga nung kaibigan ko doon, oh, yung ganun talaga ang sahod mo. Sabi nga, mas mataas lang ako ng konti. Magkano ba sahod mo doon? Ano? Ano lang? 20. 20 milan? Isipin mo, ilang taon mo pinaghihirapan. Ah, sige. Kada na kumulang. Okay. Mga Kalingap Kabyus Kapaa, salamat po sa inyong suporta. Nandito po muli tayo sa bahay ni Kalingap Rab para po ihatid yung puto rabag. At ngayon naman na ihatid ko na. At si Rab ay nagpapasalamat sapagkat yung puto na atin pong binili ay para po kay Jack. At yun po yata ang nagustuhan. At the same time, nakausap po natin si Nelia. Ate Melissa, kumusta naman? Okay lang po naman dito. Okay lang kayo. Panatag mo lang yung kalooban mo. Huwag kang magulumianan. Alam mo, iba ang Diyos pagkakambi mo. Walang bagay na imposible sa Diyos. Kaya yung mga ganun bagay, no need to, kaya pala ang ganda ng message ka ako. Ano? Ugma sa pangangailangan natin yung mensahe. Napil ko kasi yung presence ng Lord while preaching eh. Kumusta naman? Ano naman ang napil mo nung sumamba tayo? Na-release ba yung kabigatan mo? Nawala ba yung pangamba mo? Nabawasan. Parang na-repress ka? Mm-hmm. Mabuti naman kung gano'n, nakakatuwa kasi ang Diyos naman talaga gumagawa siya ng kaparaanan para yung kabigatan natin eh magkaroon ng kagaanan. Ang kailangan lang natin ay manalig manampalataya sa Diyos. Diba? Mabuti naman at ikaw ay panatag na. Alam mo, isa lang ang gawin natin, magtiwala lang tayo, huwag tayong mangamba. Lahat ng mga negative na yan, magiging positive din yan, di ba noon? Grabe pa, mas grabe pa dyan ang naranasan mo. Pero na-recover ka, na pinagpala ka ng Lord, di ba? Kaya ano lang, tuloy mo lang, huwag kang masyadong mag-iisip, huwag mo isipin yung problema. Problema lang yan. God will make a way. Mag-pray ka lang. Magpasalamat ka kasi sa kabila nun, nandito si Kalingap Rab para alalayan ka. Di ba? So napakalaking bagay yung inalalayan ka ng ni Rab. Nakausap ka na yata ni Kuya Bal, ano? Kalingap Dan, anong balita? Meron ka ulit sasama sa amin. Nakakamiss ano? Gusto ko nga sana palagi. Kaya lang, siyempre, alam mo na. Sama si Brother Paz. Salamat naman kung gano'n. Next time ulit, sama ko. Oo, sama ulit ako. Shoutout po, supportahan niyo po, subscribe si Brother Paz sa kanyang mga charity rin po kaya naman. Charity, tsaka Word of God, sharing ng Word of God. Supportahan niyo po siya. Sa live streaming po niya, supportahan niyo po siya. Sa ang buong team Kalingap, lalo na po si Kuya Bal at si Rab. Yan, lahat ng kasamahan nila. Salamat, Ate Nelia, sa pagkakataon na nagkausap tayo. Nabigyan mo ako ng opportunity na maibahagi mo yung karanasan mo sa ibang bansa. So, ibig sabihin, nung pumunta ka rin, hindi ka naman nahirapan. Okay naman. Hindi naman. Gawa ng Diyos. Praise the Lord. Una po, sa Kuwait kasi ako, 2 taon ako doon. 2 taon ka doon? Tapos nung pag-uwi ko, na-finish contract ako, nag-apply ulit ako sa Saudi naman.
Tatlong taon ako sa Saudi. So in 3 years time mo na yun, ikaw ba ay nakaranas ng yung bang ika nga eh, bukod sa sweldo mo, meron kang naging extra income? Wala. Hindi ano mo? Lang, yung ang anak ng amo ko, bigay-bigay kasi... Iniipon mo na lang? Hmm. Wala ka namang gastos doon? Wala po. Kasi di naman pati nakakalabas doon. Ah, kaya ipon din ang kita mo, ano? Kaya lang, hindi man makaipon at pa... Padala rin? Sa mga anak. Oo nga. Pero alam mo, mas maganda ngayon kasi wala ka sa ibang bansa, malapit ka lang. Anytime na may problem, madali mo silang puntahan, di ba? Malapit lang. Yung Sabado na. Kakauwi ka. Pagka naman umalis sila, Rab, sinasama mo yung mga anak mo dito para kayo-kayo. Ano. May budget naman eh, ano? Kasi hindi pwedeng walang tao dito eh. Salamat sa kape. Oh, lalong-lalo yung mga aso. Ikaw nga pala pinagkakatiwan sa pag-aalaga ng aso. No? God bless you. Nakaka-bless ka. Ang dami ba gano'ng na-bless sa mga conversation natin kasi madalang daw yung kasambahay na mapagtitiwalaan. Hindi ko lang masabi sa kanila. Si Altinelia, siya ay may God-fearing women. Praise God. Saan ka hangalan po? Galing. Saka praise God at ganun ang nangyari, ano? Opo. Iba talaga ang nagagawa ng taong may takot sa Diyos? Opo. Talaga. Totoo yan. Iba ang ano, yung may nasa buhay mo si Lord. Oo. Magagawa mo lahat ng bagay, di ba? Opo. Hindi, salamat. Ingat dyan! Saan ang punta mo? Sinasamanta ka lang yung pagkakataon kayo aking makausap, makapanayam at alam mo na yung naka nung nakaraan baga yung bonding natin. Ang ganda eh. Sama ulit. Oo nga, kailan tayo ulit tayo mauulit ano? Eh, ikaw lagi nang kami ng wallets. Ikaw lang. Pag naiwan ako doon, sama ulit ako. Lagi ka naman na iiwan. Oo nga. Nakita mo na si Rob? Oo, naibigay ko na yung ano, yung request ni Kalinga. Tapya, Jack Tapya. Oo nga. Mabuti na lang yung mga request niyo. Agad-agad nakakakuha ako. Yung alimango nun, sarap ha? Dami. Oo nga. Tawin mo, itabi mo si Melo. Masarap ba? Yan po, marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta po ninyo sa akin. Lalong-lalo na po ang ating mga kasama. Sana po huwag po ninyong kalimutan. Kamalang Spality TV. Mrs. Paz PH, Lori D. Magalpo, Consuhina Vlog, yan, Bill's Kitchen, Aisha Kasi, RTV USA. Siyempre po, huwag niyo pong kalimutan, pakisubscribe, Brother Paz. Marami po salamat. Jesus love you. God bless you. Bye-bye.